akalain nyo pinagyayabang ni Bangag na hanggang December na lang ang Pogo. Then the next day, okay, i-improve yung online gaming is IGL. It's the same. Diba? Kunyari, binibida-bida sa Sona, natitigil na tong Pogo na ito hanggang December na lang para lang may masabi sa Sona. It's the same thing with the 5,500 flood control na isang drawing lamang o isang kathang isip. Ano, after the Pogo, announcement ka sa Sona na hanggang December na lang, tapos yung mga dilawan, mga bangag din, palakpak kunyari kay Kuting kasi panakikinabang sila. Ano, the next day, oh hindi, magkakaroon ng improvement ay ibang gaming pero it's the same thing online. Diba? Galing ano? Ang galing talaga ng mga kaano. Ang galing talaga ng mga kaalyado ng mga bangag na ito. Pero bago ang lahat mga kabards, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, huwag mo nang patagalin, i-subscribe mo na yan at pakiclick na rin ng notification bell para mas may updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong latest trending videos na i-upload namin soon. Talaga kayo. But ganun pa man, here's the thing. There's another breaking news, mga kababayan. So, ito, binabasa lang natin. Okay. Okay. Ito ay tungkol sa impeachment ni Inday Sara, di ba? Sabi ko sa inyo, ay hinahain at binanggit na rin ito, marami na nagbalita. Pero isa ako sa nagsabi sa inyo na i-impeach nila si Inday Sara. Ang sabi dito, Miss Maharlika, sabi ganun, mahirap lutuin ang impeachment ni Inday dahil wala namang impeachable ground. Kaya ang gagawin daw po, okay? Ang gagawin daw po ng Congress, hindi nila itatakil ito sa plenaryo. Okay? At bibiglain na lang ang paghain. Alright? So, hindi daw nila itatakal sa plenaryo, bibiglain na lang yung paghain. But the super committee, yung super committee nila, were tasked to be discreet in giving information about the plan po. At kung bakit daw inilalabas agad sa iyo. Sa akin, kay Maharlika. Kaya ang gagawin daw po nila, isisekreto nila, hindi nga pag-uusapan sa plenaryo, bibiglain na lang. Kaya no wonder, chine ko yung balita. Ang sinasabi ng mga kongresista, ha, yung mga sila, ano mga pangalan nun? Okay, yung ano na yon, yung mga interview mga bayan, di makailangan ng pangalan nila, na chismis lang daw itong impeachment kay Inday. Kasi, isa pa sa napag-alaman natin, maghahanap sila ng tao, not one of the congressmen, kundi tao na gagamitin nila to file a case or to file an impeachment kay Inday. Di ba, isa yon sa sinabi ko sa inyo na maghahanap sila ng fake witness sa DepEd na papalabasin nila na si Inday ay nagkaroon ng transaction na ghost delivery ng mga libro. Okay? So maaring taga DepEd ang mag-file ng case, pero ngayon kunyari ang papalabas nila kunyari wala silang kinalaman. At ito ay chismis lamang, 'di ba? Kasi A1 information 'to. Mismo sa Congress galing ito. Sabi ko sa inyo lahat ng mga puting angas, puting langgam, puting bees, you know? Lahat 'yan ay ating mga kawal. You know? Yung mga bees and yung mga langgam na bago natin, okay? Nagkukumpul-kumpul sila ngayon para magbigay ng information. So now you know na itong ano na 'to. Itong mga kongresista na to at mga kasabot ni Bangag Jr., hindi sila nagtatrabaho for you. Ang target nila kung paano maghanap ng fake witness, sinong maghahanapin nilang taga-gurgur kay Kati Binag, sinong hanapin nilang taga-gurgur kay Maharlika, di ba? Sinong kausapin nila para mag-file ng mga fabricated cases? Diyan sila nakatutok. But etong issue dito kay Inday Sara, talagang titirahin nila si Inday. Pero ngayon, ang usapan nila ay magmaang-maangan na muna at sasabihin ito ang nangyayari ay chismis lang. Now you know, Inday Sara, I hope may mga tao si Inday nakakanood nito. Ito yung gagawin sa'yo, Day. I don't know kung alam mo na ito. Pero yan ang gagawin nila. Kunyari, chismis lang kasi nakita sa bata. Hindi naman totoo. Chismis lang daw sinabi ni Harry Roque. A1 yung information. Na-impeach sila si Inday. Doon sila patungo dahil takot si Marcos Jr. at si Liz Satanas na magsalita ang taong bayan, mag-speak up kayo lahat at mawala sila sa pwesto. Kaya gugurguro nila si Inday. At posible kung totoo, itong pinagkakalat ng sexy star, okay, na may jowang money launderer, tama ba yung term ko? Okay? May jowang money launderer na ginagamit daw yung mga business nito na kunyari nigo-negosyo pero ginagamit itong kumpanya na ito para sa money laundering activity ng kanyang Jobetsky. Okay, hindi si Rachel Palanga, nananahimik sa Thailand yun eh. Napan na palo ko yun eh. Hindi siya si Rachel. So ngayon, yun ito yung nakaka-alarma. Nakaka-alarma na lahat na lang na magsasalita, katulad yan, si Kati pag-gugurgur. According to that sexy star na ipinagkalat at sinabi kay Corina. Certain Corina. I don't know kung anong apelyedo. Now, ngayon, tapos ito si Inday dahil nag-resign sa DepEd at nagsasalita na ang pamumuno ay hindi dapat, ang motivation ng pamumuno ng ating bayan ay hindi dapat nakabase sa pagiging sugapa sa pera, ha? Sugapa sa pulburon, at sa pagtumar o pagtoma ng champagne.
Diyos ko, wala. Hindi nga siya kilala, kaya, demo, hindi siya kilala, kaya hindi siya napapangalanan. Wala talaga ako makita. Okay? Sabi ni Lady Sai, si Franz Castro ang gagamitin lang. Exactly, kasi itong quad comedy na ito, mga palangga, di ba? Ngayon ay gusto nilang ipatawag, di ba? Kasama dyan si Intay Sara sa kanilang mga war on drugs, ay, what you call it, yung pinapatawag nila una, yung patungkol nga sa illegal na pulburon, yung tungkol daw sa mga sindikatong Chinese, at yung extrajudicial killings na naganap daw noong panahon ni Pangulong Duterte. At di ba, dinamay nila si Inday sa ICC. So ito ngayon ang pinagkakabalahan ng Quad Committee ng mga hangag, ng mga jutang genemes na papuntahin si Pangulong Duterte at si Senator Bato, nagsabi na siya na hindi siya pupunta. At kasama yan si Inday sa kanilang pagdidiin na patungkol dito sa extrajudicial killing na ito. Kasi the purpose of these people ay i-trial by publicity ang mga Duterte at ang yung mga allies nila na still na sumusuporta pa rin sa kanila. So ngayon, para magurguro nila tayo, sisindakin tayo. Siyempre kung si Cathy ay duwag, tatahimik na yan. Hindi na magsasalita yan. At pwedeng, kung siya ay maduwag, pwede niyang i-retract yung sasabihin niya. Ay, pasensya na po kasi nagpupulburon lang po ako. Pwede siyang tupukan, something. Pero hindi, you know, sa pagkakakilala ko in short period of time na pagkakausap ko kay Cathy, as nagkakwentuhan na kami ng buhay namin at halos similar ang buhay namin sa pakikipaglaban sa buhay. That's why I really admire, okay? I really admire this lady kasi napakatapang. So ngayon, pwedeng sasabihin na tutukan or something kay Cathy, tatakutin, na i-retract mo yung sinabi mo. Okay? Pag nangyari yan, ibig sabihin, nasa danger ang buhay ni Cathy. So we have to protect. Kasi mga kababayan, very consistent siya sa mga pag-uusap at sa kanyang sa interview namin na nakita niya si Bangag at kasama ng ex-partner niya na sumisingot ng pulburon. And supported with this video, mga kababayan, okay, at yan, ito na ha, itong ating figure 4 dito sa ating authentication dito sa Amerika. Na si Marcos Jr. ay bangag. So ngayon, balik tayo dito sa quad committee na ito na gusto nilang ipatawag. Gustong pag-usapan ng Kongreso yung Pogo daw, di ba? Pilit kasi nilang dinidiin dyan si Spokes Harry Roque. Na si Harry Roque ang may nag-abogado dito sa Pogo operator. Pero ang totoo, sabi ko nga mga kababayan, eto, katulad nung pinangako ko sa inyo noong 2022 na mayroong pulburon video. Meron akong hawak na ebidensya na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., a certain Daza, at itong si Cassandra Ong ay katabi ni Lisa Tanas. Yung moment na yon, ayon sa ating informante, mga kababayan, okay? Ay, shoutout kay Agent Morales, mukhang natumbok mo, but don't say anything palangga, mag-usap tayo mamaya, okay? Mukhang natumbok, ito si Agent Morales, ang daming alam dito, nag-message. But ganun pa man, balik tayo dito sa issue natin. Ikaw, ay itong mga hungag, mga jutang sinemes na ito, gusto talaga nila i-diin ang mga Duterte at ang supporter ni Pangulong Duterte at supporter ng bayan na si Harry Roque. Very spontaneous si Harry Roque nung siya ay nag-testify ng ilang beses dyan. Na sinasabi niya na ang kanyang kliyente ay Whirlwind, not that Pogo operator. Okay? You know? So ngayon, yung sinasabi kong picture, nandoon yung mga iba pang mga Pogo operators, dalagyan natin ng label later on yun, yung picture na yun, once na inalaw na tayong ipakita yun. Tandaan ninyo, yung mga nagbibigay sa akin ng information, they trust me so much. Even hawak ko na yung ebidensya na pwede ko na ipakita sa inyo, i-breach ko na yung pangako ko. Pero, you know, meron tayong word of honor, kaya pinagkakatiwalaan tayo ng puting ahas. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, huwag mo muna ipakita yan. Kasi ayaw pang, yung source niyan, ayaw pang pumayag. I mean, nagdadalawang isip, syempre siguro may takot. Pero gusto kong sabihin, kayo, mga yawa kayo, ikayo, anong mga pangalan nila? Yung quad committee, lahat kayo. Adyong, Ortega, Barbers, kung sino pang mga kurimaw dyan. Kung gusto nyo pa imbestigahan ang Pogo at kung sino ang mastermind, dapat ang kinakaray nyo dyan si Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr. Okay? At ang mga bangag, dahil sila ang mastermind ng Pogo operation. Akalain nyo pinagyayabang ni Bangag na hanggang December na lang ang Pogo. Then the next day, okay? I-improve yung online gaming. It's the IGL. It's the same FUCKING story. Diba? Kunyari, binibida-bida sa SONA, natitigil na itong Pogo na ito hanggang December na lang para lang may masabi sa SONA. It's the same thing with the 5,500 flood control na isang drawing lamang o isang katang isip. Ano, after the Pogo, announcement sa SONA na hanggang December na lang, tapos yung mga dilawan, mga bangag din, palakpak kunyari kay Kuting kasi panakikinabang sila. Ano, the next day, hindi, magkakaroon ng improvement ay ibang gaming, pero it's the same thing online. Right? Sabi ni Raul, si Gretchen, no. Ang partner ba ni Greta is foreigner. Okay? Ang partner nito, foreigner. Jobetsky daw siya. Kasi may asawa, si Foreigner, na money launderer sa ibang bansa. Kaya nga pag ganun-ganun lang daw, di ba? Homewrecker.
'di ba? Galing ano, galing talaga ng mga kaano. Ang galing talaga ng mga kaano, kaaliado ng mga bangag na ito. Kung hindi mga Adictos Benedictos. Mm. All right? Iba ang kwento ni Cathy. Huwag niyo ikumpara si Sexy Star dito kay Cathy. Dahil si Cathy nung pumasok sa buhay ng ex-partner niya, wala na sila nung jowa, okay, ni ex ano, ex-partner niya. Actually, kung pwede ko pag inalaw ko lang ha. Pag inalaw lang ako ng ano, ng Joting Ahas na i-play yung audio, putangina. Mawiwindang kayo. Okay? Audio ng ano, kung paano, paano tawagin. Di ba kanuwento ko na sa inyo? Hindi si Ina, tingil na nga kayo. Puro kayo kaloko. Okay, Vivian, nandyan ka. So ngayon, kung pwede ko lang i-allow sa inyo, kasi, I'll tell you something, di ba, kanuwento ko na sa inyo. Yung Junakis, okay, nitong ex-partner ni Cathy, kung malaitin siya, akala mo, napakalinis nila. Tiga. Pero, kung ipaparinig ko lang yung video sa inyo, baka audio, part ng USB, alright? Baka mawindang kayo. Pero again, hindi pa tayo inaalaw ng ating mga impormante, right? O palangga, sagot ka dyan. Okay? So, kung paano mura-murahin at sabihin ito na, your mom is also a POK, POK. Diba? Your mom is also a POK, POK. Mm. Tapos sabi ng Hitad, no, my mom is Miss Universe. Naloka kayo ng mga alta, no? You know, ipaparinig ko lang ang audio sa inyo. You know, it will shock the whole pageantry. Yeah. Magsasabi ako dito sa inyo ng katang-isip, no? May evidence ako with me. Yun nga lang, hindi pa tayo inaalaw. Ano na sasabihin ba naman? You got it. It's got it. It's P-O-K, P-O-K. Oh, sabi ng lolo mo, well, your mom is P-O-K, P-O-K. She made battle to this to that. Di ba? So, maluloka kayo. Magka-showbiz tayo, di ba? Si Netsh, alam ito ng showbiz kung sino ang pinatulan ni Tetch. Oh, di ba? So, wag niyong ilihis ang issue. So, itong si ano na to, si Sexy Star, mga kababayan, pinagkakalat niya. Maganda, actually, maganda yan. You know what, Sexy Star? Napakaganda ng ginawa mo. At least, pag-ingat namin si Cathy. At least, kung may mangyari sa kanya, alam namin na abang-abangag lang ang tuchugi sa kanya. Wala namang ibang tuchugi sa kanya kasi wala siyang kaaway. Grabe naman. Ang dami yun ng pinagbabanggit na pangalan pero wala talaga. Actually, si J.M. Morales na hulaan yan. May message niya ako. J.M., don't mention that, ha? Magbigay ka lang ng clue. Basta may jowa siyang money